Because this episode is special, ang to be honest question natin ay hindi po sa amin, ni Anthony at ni Danny magkagaling. Dahil ito po ay magmumula mismo kay Miss Mac. Miss Mac, yes. Ipagsak mo na. To be honest, may time ba na iniisip mo si Belle or si Donnie after taping? Ay! Nako naman! Just the Lord! Ito marinig yan. Oo naman ako. Paano naman hindi, di ba? Palagi kong kasama yan. Ha? Tapos, palagi kayo magkasama naman, doon? Sa taping, di ba? Every day kami magkasama talaga. So lock-in, we can't leave. Which is a good thing. We're forced to really just get close to each other, focus on our roles, which I really like. So yeah, of course. Namimiss ko rin yung kulitan ni Belle. Di ba? Makulit naman talaga yan. Pag kailangan. Pero pag kailangan seryoso, seryoso na yan. So, syempre, iniisip ko rin yan. Same. Kahit nasa, yun nga, after shoot, syempre, iniisip ko pa rin si Don. Since kawork ko nga siya. And yun, kung alam nyo lang guys, may makulit side na rin yan si Don. Na-discover ko lang siya during our lock-in shoot. Na akala ko nga nung una serious siya. But then, ayun, makikita mo na lang during our takes or rehearsal, bigla-biglang gumaganyan, gano'n. So, yun. Okay, thank you for answering my questions. At least, naging honest silang dalawa. Meron akong kilala na malapit kay Belle. Oo, na talagang support siya. And 101%, talagang siya sa na original Dawn Belle shipper talaga na... Sino kaya yan? Nandiyan ba? Nandiyan ba? Nandiyan pa ang mama mo, Belle, na talaga na... Kaya rin si Dawn yung pangili. Bawal na ulitin, Don. Bawal. Hindi ko narinig. Si Anthony, patok niya tayo, di ba, nung nag-G4G? Oo, baka ako. Kasi maloko kayo eh. Sayang, di mo narinig. So next time na lang, Donnie. Narinig niyo ba, Miss Max? Narinig ko. Narinig niyo, di ba? Ikaw lang di nakarinig, Don. Kawawa na, Miss. Okay lang. Mapapanood ko naman to ulit, di ba? Depressing! Sige na, next topic na. Taring!